Hello po sa inyo mga Kalingap. Eh, nandito po tayo sa ano sa Talubatin po. Ito ay katabing bahay lang po nila Joanna. And meron po silang gustong patulungan na magkapatid po na nawalan po ng nanay at wala na rin pong ama. So wala na pong tumutulong sa kanila. So gusto nilang paabutan ng tulong natin. Kahit konti lang po mabigyan natin ng grocery. So interviewin po natin sila kung ano po ang pwede natin maibigay na tulong. So tara po. So ito po yung dala natin para sa kanila. Tommy, may naghanap si Tommy. Magandang tanghali. Sino po dyan si Tommy? Ito po. Ikaw? Pwedeng pumasok? Sige ako. Pwede ka ba ma-interview? Ilan taon ka na? 13 po. 13? Tapos ilan kayong magkapatid? Dalawa lang po. Ilan taon na yung kapatid mo? 14 po yun. Ah, magkaedad lang kayo. Magkasunod lang. Nasaan yung ano? Ikaw, di mo siya kapatid? Hindi po yan. Pinta lang yan. Ito kapatid ni Joanna. Ito pala si Joanna. Si Joanna nag-refer sa inyo. So, ano? Kamusta, Anna? Ayos lang po. Nasaan yung kapatid mo? Nagpasok po yan. Sa school. Ikaw, wala kang pasok? Pero nag-aaral ka? So, kwento kasi nila Joanna na wala kayong pagkain minsan. Totoo ba yun na minsan na binibigyan kayo nila Joanna ng mga ano, mga pagkain? Bakit kayo walang nakakain minsan? Wala po. Wala bang ano tumutulong sa inyo? Ano ba nangyari sa ano sa nanay mo? Nagkasakit po yun. Oh, tapos? Dinala po sa ospital. Kailan lang? Nung ano, tagal na po yun. Nung nagkasakit siya? Nung kailan siya ano na nawala? Nung February pa po yun. Etong February. Bago lang. Last month lang. Kasi March pa lang ngayon. So, anong pakiramdam nun sa'yo? Na nasaktan ka ba ng sobra? Siya po. Nalulungkot ka ba hanggang ngayon? Hindi naman na po. Bakit? Buti naman natanggap mo kagad. Ano ba nangyari sa ano bang sakit ng mama mo? Hindi po alam kung sakit niyo po. Tapos, na-hospital siya. Tapos din na, hindi na po, ano pong hindi na... Narata yun dito, inaalagaan nilang magkapatid yun. Pero matagal na po ba siya may sakit? December pa po yun nung unang pina-admit namin sa provincial. Tapos po, inuumuwi dito. Tapos yung hindi naman na ipagpatuloy yung pagpapagamot sa kanya na magana yung buong katawan niya. Tapos nung last na dala sa kanya doon, ilang araw lang yun doon, 4 na araw lang namatay na rin. Yun po yung nung February po? Oo, kidney kasi yung naging sakit niya. Kayo po ay, sino po pala kayo? Si Evelyn na Rizapa, ako kami yung taga dito lang ako. Kaya kaano-ano nyo po sila? Mula, maliliit pa po yan, kasama-sama ko na yan sa barangay hall nung nagtatanod kami. Yung nanay niya tanod sa pusa ko, tanod din. So, kaya maliliit pa yan, alam ko na yung buhay niyan. At malapit na po sa inyo. Oo, pero hindi nyo po sila kaano-ano? Hindi. Parehas lang kaming tanod ng barangay noon. Tapos, iniwanan sila nung tatay nila. Parehas kami kasing solo parent. Ah, solo parent po? Oo, parehas kami solo parent. Nasaan na po ang tatay niyo? Nasa po yun, Maynila po yun. Matagal na kayo hindi nagkikita? Simula kailan pa? Great. 5 taon ka palang kinder. Iniwan na kayo? Kinder. Pero hanggang ngayon, wala nang, hindi mo na nakakausap? Nakakausap ako. Nung mamatay si mama niya, nakausap naman. Ah, pero tumutulong po ba? Sumusuporta po sa kanya? Mula nung namatay si mama niya, 500 pa lang yun na ipadala. Simula nung umalis po? Nung mamatay. Nung namatay? Pero nung umalis po, nung iniwan po sila? Ay, yun lang din. Yun lang din po yung kasi naibigay. Nung mamatay lang si mama niya, saka na sila inanuan. Tinulungan. Ganun po pala. Oo, kaya yung nanay niya lang nagbubuhay sa kanila, tapos nagkasakit pa. So, hindi pa kayo nasusuportahan ng tatay mo. Pero ano bang napag-usapan niyo ng tatay niyo? Na tutulungan niya na ba kayo simula ngayon? Siya po. Magbibigay na ng ng suporta? Pero ngayon, paano yung pag wala kayong kinakain? Anong ginagawa? Nakapunta po kami sa sakarihan. Saan? Sakarihan po niluluto. Kuya Boy. Ano pong meron dun? Karihan yun, kainan. Ah, kainan. Doon sila na-almusal tanghalin. Basta wala silang pagkain. Libre lang po? Libre. Ah, sino po yun? Yung kanto doon na karihan, si Boy. Tapos paggabi, may mga dinadalang pa rin yan dito ng pagkain. Ah, marami po palang tumutulong marami sa kanila. Marami lang kasi mababait namang bata yan. Kaya maraming gusto tumutulong. Wow. Yun talaga ang maganda pag ano. Ang namin kasi, na medyo napapabay yung pag-aaral kasi kailangan ng pera. Nagkahanap buhay yan, nakikipagkuprahan.
para may pera. Yung pag-aaral nila, napapabayaan. May pangbaon para po ganun. Hindi lang pangbaon, kasi yung dinala ni Ido dito, grocery nilang worth 1,000. Eh, naubos na. Siyempre, pag naubos na, wala nang pagkain. Eh, nahihiyari naman puro hingi. Opo. Noong isang araw, wala na daw silang uling, kaya binigyan din ni Boy ng uling. Puto na may mababait pong tao ng tumulong. At si Kalingap Edo po pala ay dumalaw na dito dumalaw po na para dito. Magbigay din ng tulong. Magbigay ng 1,000 at opo. Para nga financial assistance. Kasi nga sabi namin, mahirap nag-aaral. Nung pang may sakit si mama nila, pinagsasabay nila nag-aaral, naghahanap buhay. Anong pinapasukan mong trabaho? Naglalagas po kami po ng nyug. Sa kailan yan? Araw-araw? Opo. Paano yung pag-aaral mo? Pag ano po, pag kapos po ay napasok din po ako. Ano-ano ay nabilad ng palay, nangunguha ng gabi, nag-i-scrap. So pinagsasabay niyo ang trabaho at ang pag-aaral? Saglit-saglit, ano lang, ma-absent, ma-hanap buhay. So hindi po nakakapag-focus sa so, pag-aaral? Yun naman, mahirap po. Ano ba pangarap mo? Ano ba lang pangalan mo? Ano po, Kristan. Tristan. Yung kapatid mo? Christian po yun. Christian, ikaw Tristan. So ano ba pangarap mo, Tristan? Ano ba gusto mong marating? Ano po? Maging. Ano ba gusto mong maging trabaho paglaki? Ano po? Pulis. So maging pulis? Yung bang gusto mong ituloy pag dating mo ng college? Sure ka naman ba na mararating mo yan? Siya po. Kahit na may nangyari sa inyong hindi maganda, di ba? May mga nawala sa buhay niyong mga mahal mo. Kaya mo pa rin nang ituloy ang pangarap mo? Siya po. Eh yung kapatid mo, nagtutulungan naman kayo? Siya po. So anong ginagawa niyo ng kapatid niyo na dalawa lang kayo sa buhay? Paano kayo nabubuhay niyan? Natrabaho din po yun. Pag walang pasok, hanap buhay sila talaga. Kung ano-ano na lang, manguha ng gabi, kung ano lang mapagkakita. So ano po, dalawa na lang talaga sila nagtutulungan? Dalawa sila nagtutulungan. Wala po ba sila mga kamag-anak na malapit dito? Ay wala po, kami nga lang mga kapitbayan, nagmamalasakit talaga dyan. Maganda po talaga na dahil na nakilala mo silang mababait na bata. Kaya hanggang ngayon ay kayo po ang tumutulong. May sakit pa si mama niyan, may tiritindahan ako niyan, pinagbabantay ko yun doon, binibigyan kahit pa per 50 may pambaon ng yung mga bata. Kaso ako, solo parent din, kaya hindi ko rin masuportahan. Kaya po. Ang pangangailangan. Mga player pati yan. Nang? Basketball. Wow. Mga basketball player pala. May kasama, nung bago mamatay si mama nila, pinasamahan ko yan dito at mapapanglaw nga. May barkada dyan na iniwanan si mama niya na kumbaga barkada nila talaga yun noon ni mama niya. Sabi ko, samahan mo muna habang di pa nakaka-recover yung mga bata. Ang problema, nagsisiksikan silang tatlo dito sa kamay. Hindi naman nakakatulog, kaya nag-alis din. Etong bahay na to, kanino to? Sa kanila po talaga. Lupa po nila to. Pero, bigay po. Si mama niya nagpabahay nito, nilulong niya sa sahod niya sa barangay, nautay-utay. So sa inyo talaga itong lupa? Oo, yung lupa. Ito po yung CR nila. Sila na lang ang nagbubong nito habang may sakit si mama niya. Kaya nga po. Nagtuturo si mama hindi niya. Hindi pa po tapos itong bahay, no? Hindi pa nga. Ito nga rin pinoproblema namin nung pag-aalis ng mga bata. Walang pinto? Walang panara eh. Kung minsan nga may... Paano po yan? Wala palang pinto? Yun ang ani. Sir. Bakit walang pinto? Sira po na sira. Nasira. Ito yung mama nila? Oo. 2012. Kaya po yan ang barangay. Kaya... Yung barangay na tinutulungan sila noon. Dumadating ba kayo sa araw na wala talaga yung nakakain? Nangyari na sa inyo yun? Di naman. Di naman po. Di naman. Pero yung mga kapos talaga sa ano, sa pangbili, panggastos, wala kayong ano, panggastos minsan? Mm-hmm. Sa kayo lumalapit ng ano, na humihinging tulong? Sa kanila po. Talagang may mga malalapitan naman kayo. Mababait kasi sir na bata yan. Yun po ang naging ano nila, ang... pundasyon ng pagiging mabait. Kasi kung napastangan sila, walang matutuwa magbigay sa kanila. So, mababait kayo. Dapat, hanggang paglaki nyo, huwag kayong magbabago. Lalo na ngayon na may mga tumutulong sa inyo, huwag kayong makakalimot sa mga tumulong sa inyo pag dumating yung panahon na umasenso na kayo. Yun nga lang, sir. Gusto namin matulungan nyo kami na yung ba, sir, maggabayan sa pag-aaral. Kasi minsan, ayun, yun nga, napapabayan yung pag-aaral. Kaya baka kailangan din na support nyo sa moral support ba? Pero syempre kung nasa tamang ano naman po siya, mga paligid na tao katulad po ninyo na ginagabayan siya, hindi maga po... Magahapon ang ano namin dyan, pumasok kayo. Tama. Pagdaan namin may magising, hindi lang isa, dalawat kami, tatlong tao. Kasi sayang, may hitsurang bata, tapos gusto naman sana makapag-aral. Kung maging patapon na lang po ang buhay.
Kaya nandyan din po kayo para gabayan din po sila. Anong masasabi mo sa mga tumutulong sa inyo dito sa inyo? Anong mensahe mo kahit na hindi nyo kamag-anak ay laging nandyan para tulungan kayo? Ay, binibigyan ko po yan. Binibigyan ko po yan. Binibigyan mo din siya? Mahal nga yung mga kalaro niya, mga kapitbahay, kasi mababait na bata ay. Anong masasabi mo dun? Masasabi mo dun sa tumutulong sa iyo? Salamat. Marami pong salamat po sa binibigay po nila sa amin. Eh yung kuya mo, bakit ano ayaw niya ayaw magpaano? Magpa-interview? Nahiya lang siya. Para sa susunod na babalik kami, pwedeng nandito yung kuya mo. Ha? Para makausap din, para makilala din siya. Anong pangangailangan ng laging kailangan niyo sa inyo dito? Anong pinakakailangan niyo sa pang-araw-araw niyo? Pagkain? Ano pa? Anong mga gamit ang kailangan nyo? Lutuan po. Lutuan? Kasi po na pag magising sila umaga, mapadikit. Papabaga pa minsan po sila. Minsan alas 4, nung nadadaanan niya ni Kuya Boy niya, nagpapadikit na dito. Baon? Anong pinababaon niyo sa school nyo? Paminsan po, pira po. Minsan po, di na po kami nabaon. Paano yung pag wala kayong baon, di kayo kumakain? Nakain po kami. Ah. Doon pinapakain man doon. Lagi yan doon. Tanghalian. Eh, anong sa baon nyo, anong binibili nyo pag may pera kayo? Nakakain din po kami doon. Pinangkakain nyo lang din yung mga pera nyo? Gusto po. Anong gusto mo? Wala naman. Hindi naman nagsusugal. Hindi naman po kami nasugal. Hindi ka naman wala naman ibang Anong ginagawa nyo sa pag may natatabi kayong pera, anong ginagawa nyo? Binibili po ng halimbawa po, sabon. Mga pangangailangan nyo talaga. Ito, may dala ako sa inyo. Tingnan natin. Sinong kasama niyo dito pag gabi? Yan na po. Dito ka natutulog? Yung kuya ni Lejoana nangangapit bahay. So ito. Oh. Shampoo tsaka sabon. Tapos marami akong binili dito mga Walang etiket pa kayo po niyo, walang. Kunti niyo lang po yan. Eto, 5 kilo. Papadan, Tapos, gatas. Baka naman lutuin mo na lutuin. Eto. Isang po yan ay sinasayin mo na yan. Tipirin mo na lang para hindi kayo mawalan. Magaling na barkada po yan si Cardo at minsan gusto nang sa iyan na yan naman po may magpasahin. Parang gusto niya bigyan lahat. Yan nagluluto sila. Okay lang naman magbigay, basta magtira kayo sa sarili nyo. Ito, dami tilata dito. Yan. Abot na yan siguro ng mga isang linggo mahigit, no? Tapos may mga biskuit gatas kayo. Ito pa, meron akong bibigay na ito pa, itlog. Ingatan mo, baka mabasag. Yan, may pang-almusal na kayo. Pang merienda. Tristan, anong gusto mong sabihin sa mga supporters ng Kalingap? Pag mayroon nagpabot ng tulong para sa inyo, ay ibibigay natin yan. Anong gusto mong sabihin? Marami pong salamat sa binigay po. Okay na ba yan? Makakatulog na ba itong dala ko para sa inyo? Ayos na po yan. Mga isang linggo din yan na hindi kayo mag-iisip ng pagkain. Yan. Baka dapat pumasok na kayo at wala nang hadlang. Kung may pera kayo, itabi nyo na lang. No? Kasi may pagkain naman kayo. Lagi pumasok. Magkano pa binabaon nyo araw-araw? 25 lang po. 25. Mag-take 25 kayo. Siya po. Ang kapatid mo. Nay, may mga din po? May mga kumukuha rin ng gamit nila dito? Meron. Sino naman po mga kumukuha? Mahirap na mag... Bakit po nila kinukuha ng mga bata naman po nakatera dito? Yun nga, kasi may mga tao kasi hindi walang konsensya. Kahit wala, kasi alam nila kahit walang pinto wala po. Wala na, sasamantalahin pa. Grabe, kailangan pa lang mapaayos to. Kaya ito namin na maayos muna yung paminto nila para pag umalis sila, may malalagyan na maayos yung pagkain nila. Pag umuwi sila, hindi may... Ito po ay ikakabit lang. Kailangan lang ikabit. Para hindi nabubuksan ng iba. Dapat may lock po. Mauubos yan. Ito, baka kunin din po ito. Ano yung dala namin? Magkakapaa yan.
Nagkakapa, ito lang po. Grabe. Nawawalan ba ng ano, ng tao dito? Minsan walang tao dito. May pasok sila, sir. Ay, di wala sila. Oo nga, no? Ano pong hinaharang nila dyan sa ngayon? Okay, yeah, no. Ay, hinaharang lang nila. Lang, ay, naitutulak naman, nabubuksan. Dapat pala mapagawa yung pinto nyo. Subukan natin yan, ano? Gawin. Subukan po natin na paayos. Sino naman po ang mag-aayos niyan kung sakali? Wala rin pong... Sino pong... Yung taong mag-aayos. Mahanap. Mag-aayos. Ano dyan ang uupahan? Si kaya-kaya ni Buyog. Bigyan ko yung baon ni ano, kuya mo. Tig 150 kayo. Maraming salamat. Yan muna ang mayaabot ko sa inyo. At subukan natin na bumalik. Sakto, nandiyan lang naman si Joanna eh. Pag dinalaw ko siya, madadalaw ko rin kayo. So, ano? Gusto mo, ano bang gusto mong sabihin? Marami pong salamat po sa binigay po na ito. Kilala mo ba ako? Tapadan. Papa Dan. Sabihin mo na lang si Daddy. Wala ka namang Papa Daddy Dan. Wag. Siya na ang Daddy mo ngayon. Hindi, ano lang. Si Kalingap Dan. Kalingap Dan yan. Parang ano, pwede maging ano, pwede maging papa kaibigan. Papa mo na yan. Kailangan share nila. Hindi, magkaedad lang po kami. Magkaedad lang. So, ano, alis na ako. Sige po. Oh, ingat. Hindi makasama sa purpose, walang gardyan. Ay, bawal po makatanggap ng ano, no? Walang guardian. Kasi eh, kailangan ng magulang. Sir, kailangan ng guardian na mag-ano sa kanila, kaya hindi may pasok. Nay, salamat po sa ano, sa support na binibigyan nyo at pagtulong sa kanila. Sana ano, huwag kayong magsabang tulungan sila, lalo na ngayon na wala na po silang magulang. Kayo na po ang tatayong magulang. Ano po bang mensahe mo para sa kanila, magkapatid? Ay, sana naman, sir, ay makinig sa mga sinasabi ng mga kapitbahay para sa magandang kinabukasan nila makatapos ng pag-aaral. Hindi naman po ba matigas ang ulo nila? Ay, mababait naman yan. Kaso yung pag-aaral nga nila, minsan ma-absent kasi maghahanap ng pangkain nila, pangbaon. Kaya yung pag-aaral nila, medyo napapabayaan. Kaya sana, yun ang laging pakiusap namin sa kanila. Tuwing kakain yan doon, pinagsasabihan namin, pumasok kahit ilang buwan na lang. Mabakasyon na, sayang yung panahon. Yun lagi ang paalala namin sa kanila. Hindi naman po kayo nagkukulang sa paalala. Hindi naman lagi-lagi. Tama. Basta kumain yan doon, nagpapaalala kami at gusto namin ang may itsura baga, mabait naman bata. Gusto namin makatapos naman. Ilan to? Anong grade na po ba ni Tristan? Grade 9, grade 8. Grade 7 ka si Christian. Grade 9. Mga player sir yan ang basketball. May mga future po, no? Oo. Kaya sobrang taas ng panganay niyan. Ah, matangkad talaga. Guwapo pati kaputi-puti. Kaya gustong-gusto talaga namin yung makatapos sila. Kaya... Tristan, makinig ka lang sa mga nakakatanda sa'yo, sa mga binibigyan ka ng magandang payo at ano, na hindi kayo pinapabayaan. Anong mensahe mo kay nanay? Sa kanya? Maliit pa yan eh. Anong masasabi mo sa kanya? Matagal naman siya kilala? Si anong pangalan po ulit? Evelyn po. Evelyn. Kapatid po ako ni Consel Eric Pasatim po. Wow. Meron pala kayong ano dito. Kaya lang ay wala rin sir pera. Kaya hindi kaya humingi na suporto sa inyo. At hindi ko rin kahit solo parent sir. Ay dalawang college ko. Okay lang po yan. At least nandyan po kayo kaya, para sa akin. Oh, anong mensahe mo kay ano, nanay Evelyn? Marami pong salamat po sa paalala po sa amin. Siya na ang tumatayong nanay niyo. Yakapin mo nga. De, joke lang. Pinapatawa lang natin si Tristan. Anak nyo na po sila ngayon kasi wala na po silang ano, nanay, ikaw na po ang kikilalanin nilang nanay. So, salamat po. Sige po, sir. Salamat din, sir, sa pagdalaw nyo sa kanila. Sana naman ay patuloy yung maging, ano nila, magkaroon ng magandang kinabukasan. So, na-interview na po natin sila mga kalingap at nabigyan natin ng konting ano, pangkain nila sa ilang araw din po at pangbaon po nila. So, salamat po sa mga nanood and God bless po sa inyo.